Kapag may magpapagawa naman ng license plate o na plate number, so usually ang font na ginagamit dyan ay license plate tsaka GL numeric. So ito, gayahin natin to for example. So ang dapat doon, pipicturean nyo muna yung plaka, tapos ilagay nyo sa square scale para maiayos nyo yung distortion. Then open nyo na sa Corel pagka-ayos na yung distortion. Then mano-mano nyo yan, ilalagay dito isa-isa. Kung ang ginagawa nyo eh, itatapat nyo isa-isa yung mga letra dahil gusto nyo patungan ng sticker yung luma niyang plaka, mano-mano nyo gagawin. So may mga time na hindi talaga magkakatapat. Ayusin nyo yan isa-isa. So kamukha nito pag-iwahiwalay natin siya ngayon para maayos natin isa-isa. So, kailangan kasi sakto. Ayan. So, kumuha ito, i-adjust natin ito. Ayan. So, mano-mano natin i-ayos yan. Ayan, so ganun lang. Ayusin lang natin isa-isa para tumapat, para bago natin ikabit, makasakto siya dun sa pagdidikitan. Ayan. Usually, ito lang naman yung font na gagamitin nyo eh. Yung GL numeric, tas yung ito, license plate na font. Itong gagawin ko, shape tool. Shape tool lang naman to para maiusog yung nodes. Kaya kailangan maroon kayo sa shape tool. Ayan. Isa-isayin nyo kasi ng pwesto. So yun, ganun. Then, sa ito, hindi ko naayusin. Hindi naman masyadong mahaba. So ganun lang naman yun. Then, pagka ano, yung square, square, rectangle lang naman yan na merong rounded corners. Ayan. So, lagyan nyo lang din naman yan ng contour, inside contour. Ayan. Parang inside contour lang naman to. Ito, inside contour. Ayan. Tingnan natin kung sakto na. Kung sakto na, pwede na natin i-break. Then, combine. Ayan. Ayan, so tuloy-tuloy nyo lang ng bakat yung iba bago nyo i-cut. Ganun lang yan sa paggawa ng license plate.